Tiniis ko ang lahat ng pang-aalikusta, tiniis ko ang lahat ng panghusga, tiniis ko lahat ng pangpapahiya, tiniis ko lahat ng pag-aakusa. Para sa inyo yan. May kayo, kung mahina pa kayo, sino na, saan kayo maghanap ng update? Hello, magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa followers ng Munting Tinig ng Ordinaryong Maharlika, spokesperson ng Maharlika Nation, known well magsisibya. So I am now here in front of you, of course, para mag-greet sa inyo ng magandang gabi, magandang araw, lalong-lalo na po yung ating mga kamaharlikans na kung saan nakakalat po sa iba't ibang bahagi po na pasensya lamang po kayo. Madalian lamang po yung aking paglalive. Bigyan ko lamang po kayo ng update ng kung ano po ang mga nangyayari at kaganapan sa Maharlika Nation. Kani-kanila lamang po ay nagkaroon po ng tinatawag na press conference para bigyang linaw ng Maharlika Nation ang mga legality, ang lahat po ng mga usapin tungkol po sa legalidad. So abangan nyo po ang paglalabas ng ating interview. At syempre sa lahat po ng mga nagtatanong at bumabatikos sa Maharlika Nation in terms of legality, ay bibigyang linaw po yan ng ating mga legal expert at i-air po yan ng ating mga pinagkakatiwalaang mga media. So abangan po ninyo ang nangyayari, yung naganap na press conference. At dyan po sa aking wall, pinakita po first hand na ang bandila ng Maharlika. So pinakita po sa inyo ang bandila ng Maharlika Nation at at the same time nagpresenta po ng dokumento sa media about sa makapaliwanagan ng lahat ng mga nagtatanong kung may legal base ba ang pag-declare ng Maharlika Nation. So huwag kayong mag-alala, abangan po ninyo ang tawag nito, abangan po ninyo ang resulta ng ating interview, yung walang bias na pag-interview at pinagkakatiwala ang mga media. But in fact, national, international media are very much welcome. Nang sa ganun ay mas lalo pa po maintindihan ang ibig sabihin ng Maharlika Nation. No, pag-abot naman po sa tinatawag na distribution of Jesus, cut off po ang pag yun ng Jesus individual. So hintayin po ninyo ang ano tawag nito, hintayin po ninyo ang announcement from, at nais ko lamang pong ipaalam sa inyo kahit wala po akong papel na pinangahawakan, iterative or araw simula ngayon na babasahin ko po ang mga legal documents na kung saan ay magpapatunay ng mga legalidad ng Maharlika Nation. So nais ko rin pong ipaalam na ang G-Zion currency po natin ay already approved part of Africa, na kung saan 100,000 sacks of rice, okay, na kung saan ang ibabayad po ng Maharlika Nation ay ang G-Zion currency. So nag-order po ang Maharlika Nation ng a matter of 5,000 tons of rice, that is equivalent to 100,000 sacks of rice, na kung saan ay magre-receive ng of G-Zion currency. And 287,500 G-Zion sa maabot po na 100,000 sacks or 5,000 tons of rice. At meron din pong mga negosyante tayo na kung saan ay tutulong para pag-circulate ng G-Zion. So umorder na po, mag-order po tayo ng mga tinatawag na engineering equipment, construction equipment para magpasa ng Maharlika Nation na pabahay, infrastruktura, saan mang sulok ng Maharlika Nation at syempre sa buong Pilipinas.
wala po akong papel na hinahawakan dito, but I have already a glance that the Maharlika Nation wanted to extend help sa Marawi, of course, yung biktima po ng Marawi siege. At the same time, magbibigay po, actually tatanggapin po ang is a matter of 3 billion pesos. Tinatawag ng province. Another one, nais ko lamang kung ipaalam sa inyo na pupunta po ang representative ng Maharlika Nation dyan po sa may Talisay, Batangas, na biktima po ng Taal Volcano. So, maraming nagsasabi na tulungan daw ng Maharlika Nation ang biktima ng Taal Volcano. Sapagkat isa po sa tutulungan ng Maharlika Nation ay ang mga biktima ng pagputok ng Bulkang Taal dyan po sa may Tagaytay. Okay, so huwag kayong mag-alala. Marami na rin po tayong mga nakakausap. Then I will be announcing soon the name of the bank to accept the G-Zion currency. So abangan po ninyo yan. Okay, sapagkat kakatapos lamang po ng aming press conference sa ating mga media, no, na kung saan ay pinahintulutan po ng Maharlika Nation at the same time pinagkakatiwalaan na makakatulong upang ipalaganap ang Maharlika Nation at the same time the circulation of the G-Zion currency. So, unti-unti pong lumiliwanag sapagkat tayo naman ay nagsubside na. Medyo hindi na po tayo sasagot ng mga negative comment. Hayaan po natin yan, mga negative comment, sapagkat darating yung panahon na mauunawaan din nila kung bakit po nagkakaroon ng mga ganitong usapin. At maraming salamat sa positive po ninyo na comment about po sa post po natin ng sa kauna-unahang pagkakataon, ang bandila ng Maharlika. So kayo na po ang mag-intindi kung ano po ang nakalagay doon sa bandila ng Maharlika. Kung you are really spiritually matured, eh doon po ninyo malalaman kung ano po ang universal divine government. Wala po tayong sinusunod kundi ay ang bathala na lumikha ng lahat ng bagay sa mundo, including po ng ating buhay. Sa mga naghahanap po ng gold sa Maharlika Nation, ay pakita daw yung gold, eh hindi po ganun ang proseso. Eh pag halimbawa sabihin ko sa inyo na 7,000 metric tons of gold, eh mapapakita ko pa ba yan sa inyo dito? Ang bullion of gold can be presented in a form of certificate. Kaya sa mga tao na naghahanap ng bullion of gold, huwag ninyong hanapan ang Maharlika Nations nang ganon, kasi unang-una, sino ba ang makakaya? Halimbawa, partial lamang, 7,000 metric tons of gold. Wala nga naman dalahin ko sa inyo sa harapan. No? So, huwag kayong mag-alala, kasi nga sasagutin ko, no? Doon po sa interview na ginawa po ng media, na doon po ang inyong spokesperson, siyempre ang ating International Bank of Maharlika Governor, nandoon din po yung ating customary law legal counsel. We have also United Nations envoy for indigenous people. Yan, malalaman po ninyo yan kung sino-sino, abangan po ninyo yan. Eh, pag matapos na po ang kanila sigurong editing, kung ano-ano man, sabi namin, ito yung magbibigay ng liwanag sa lahat-lahat ng mga tanong. Ang mga media na gusto po mag-cover, basta ayusin lang ninyo ang pagbabalita, kasi hindi po ito yung panahon na kung saan ay magbabalita tayo ng hindi po nararapat. Kaya pag pinagkatiwalaan kayo ng Maharlika Nation, papaunlakan kayo na mag-interview sa kahit na sino man na mga key personnel ng Maharlika Nations, dapat po natin na huwag sirain ang tiwala, sapagkat hindi po lamang isang tao o isang dalawang tao kundi ang nakasalalay ang kaligtasan ng buong mundo, no, hindi lamang ang usapin ng Pilipinas. So yan po ang mga kaganapan ngayong araw. Umabot po tayo ng mga ilang oras. Siyempre nagkaroon po ng picture taking.
That's why I am very happy because this is now the time for us to really present the legal documents, okay, for a trusted person. That's why we call the attention of international and national media. No, hindi lamang po kami ang pupunta, but they need to come here in order for them to really see kung ano man sila ka sincere. Okay? So this is now the time for us to be united, magkaisa tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Ang sa mga maraming kalamidad na mga nangyayari, tulungan yung biktima ng giyera doon sa Marawi, tulungan po natin yan. Actually, I have already an initial amount in the form of G Zion. So I'm still waiting for the legal papers na kung saan ang nagpapatunay na marireceive po talaga ang tulong ng Maharlikan Nation. And of course, maraming salamat dyan po sa isang bangko sa South Africa na tatanggap po ng payment in a form of G Zion currency. So, marami pa po mga nag-signify that they're very willing to help the circulation of G Zion, not only in Maharlikan Nation but in the entire world. So, yun, no? Hindi po ako magtatagal ng aking paglalay. Yan lamang yung ating wow, congrats po sa likod mo, Sir Glenn, at sa iyo din po dato magsisibya. Kay Emmanuel, maraming salamat. So, nais ko lamang pong ipalam sa inyo na cut off na po ang distribution ng G Zion currency for individual. Okay? Cut off na po. So, wag na po kayong, kung gusto po ninyong pumunta sa Maharlika Nation, hindi po G Zion ang inyong hahanapin. Kasi po, magkakaroon na po tayo ng protocol at the same time, proper distribution of health. Maraming salamat sa Marinduque Tribe, a matter of 350,000 population. Yan po ay nagbibigay support here at advocacy. Maraming salamat, Ami Sagar Mangkoy. Ayan, pinapaabot ni Ma'am Ami Sagar Mangkoy, the Marinduque Tribes, what you call this, consisting of 350,000 population, support your advocacy, support the Maharlika Nation. Maraming salamat kay Ami Sagar Mangkoy. Okay, so thank you sa inyong pag-aabang. May mga hello kay Ate Lorena Lake, diyan po kay Ate Angeline Masindo Benedicto, kay Ate Franz, kay Ate Mateo, Ate Amelia, no, Ate Elisa, Ate Elsa, Ate Lina, Nanay Marlene. Okay, maraming salamat. Ate Honey Chan, no? Yan po kay Ate Lelbet Baptista sa Iloilo. Okay, hello, good evening, Dato Magsisibya Emmanuel, watching from OFW Hong Kong. Sa lahat po ng mga OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo, dyan po sa Middle East. Yan, kamusta po kayo? Nakalarating po sa aking kaalaman na ang dollar ay wala na talaga. Wala na talagang dollar. Actually, part 2 yan ng aming press conference. Hintayin na lamang po natin yung media na magpapalabas po ng interview sa inyong lingkod, sa International Chief Justice, sa International Tribal Court Chief Justice po natin, sa ating customary county lawyer, sa ating customary lawyer. We have also International Bank of Maharlika Governor, at kasama na rin po dyan yung ating United Nations envoy. No? So yan po ang ating Consul General ng United Nations of Indigenous People. So yun po. No? At maraming salamat. Abangan po ninyo ang mga document na galing po sa United Nations supporting the operations of International Tribal Court, at support sa Maharlika at yung iba pang mga bansa na nag-extend po ng kanilang support sa Maharlika Nation. So, yan po ang mga kaganapan. Naway pagpalain kayo ni Banhala sa inyong balangsawang pagsubaybay. Abang-abang lamang po kayo. Kapag hindi po ako nakakapag-live, huwag kayong mag-alala. Maybe mahina yung signal. Maybe naghihintay po tayo ng go signal. Okay? Still, ang unting tinig ng ordinaryong Maharlika humble enough to accept criticism, but please be reminded that when you criticize below the belt, ibablock kayo para kayo mismo ang maghanap ng katotohanan. At ako po'y nananawagan sa lahat ng mga Maharlikan, sa lahat ng mga indigenous people, sa lahat po ng mga IPs at sa mga luman,
This is now the time for us to understand the provisions of Republic Act 8371. At the same time, the United Nations Declaration for the Rights of Indigenous People. So dapat alam po natin yan, no? Yung law of coordination. No, remember, dapat maintindihan po natin yung tinatawag na jurisdiction. Okay? At ito ang tandaan po natin, mga kaibigan. Nais ko lamang pong emphasize that if the civil government or civil person accuses indigenous people, for example, in my case, okay, so of course the hearing will be transpired in international tribal court. Kaya mahirapan yung mga taong awayin ang mga luman o yung mga IP kasi nasa batas po yan na kapag halimbawa may conflict between people of the Republic of the Philippines as a Filipino at the same time into the people of Maharlika Nation or IPs, the jurisdictions of legal matters is in the international tribal court. Pero kung halimbawa, the civil government boast conflict involved by civil person, ang kanilang last resort is the Supreme Court. So halimbawa, nag-away ang kapitbahay mo, hindi niya matanggap na maharlikan siya, Filipino siya, for example, nag-away ang Filipino at saka kapwa Filipino, ang mangyayari po yan, the last resort is the Supreme Court. Pero halimbawa, inaway ninyo ang munting tinig ng ordinaryong maharlika, pinailan po ninyo ng kaso, since I am also declared as dato, at the same time, I am already claimed that I am not a Filipino, I am a Luman, I am a Maharlika. So meaning to say, the last resort is international tribal court. So alkansi talaga yung civil. So yun yung katotohanan dyan. Because there is a lot of provision, no? There are a lot of articles, either in 1987 Constitution, United Nations Declarations for the Rights of Indigenous People, at the same time, the Republic Act 8371, acted by no other than President Valdez Ramos. Okay, the state recognized the rights of indigenous people. Okay, so meaning, Philippines is not a nation but a state. That's why we have Maharlika Nation. So a lot of people questions the legality. So don't you worry for my next life if I will be given a go signal to read the provisions of a particular document in relations to, in answer to the questions about legality of declaring independent or Maharlika as independent nations. Yan po, no? At abangan po ninyo yung mga declaration of support ng Maharlika Nation sa mga biktima po ng karahasan, biktima po ng natural calamities, yung mga disasters po natin, no? Katulad po ng Taal Volcano Eruption, hindi po nawawala yan sa puso at isipan ng taong nasa likod ng munting tinig ng ordinaryong Maharlika. Okay, so abangan po ninyo, mga kababayan, mga luman, mga indigenous people, sa atin po dyan ang mga indigenous people mandatory representative. Magandang gabi, good evening. Of course, thank you so much for watching my live every day. Your support, really highly appreciated to all the business really extended their support in order that the G-Zion will be circulated. Thank you so much for your support. And thank you so much also to some other, what we call this, individual who also extended their support. Maraming salamat. Okay? Thank you sa update, Sir Glenn, na maayong gabi, gabayan ka ni Bathala. Maraming salamat po sa inyo. And I really wanted again to emphasize that we are not revolting against the Philippine government. Okay, for the foreigners who are watching at this point of time, don't you worry because Maharlika Nation will extend help in terms of monetary, okay, in terms of the G-Zion currency. Maharlika Nation will not
will no longer distribute G-Zion individual basis for a go signal, okay, when we are going to inform you about really the realizations of Maharlika program na intended to humanitarian support. Okay, so Sir Glenn, be strong. Huwag kayong mag-alala. At this point of time, I am very strong. Medyo iba lang po yung ating aura ngayon kasi syempre, kakatapos lamang po ng ating press conference. Abangan po ninyo ha. I will not be announcing the radio station kung at the same time media, no, na nag-interview po sa ating legal counsel sa mga nagdadala po ng mga documents. Okay, in order to answer those questions related to the legality of Maharlika Nation. At this point of time, for those who are negative in terms of this declaration, in terms of universal divine government, this is what I wanted you to know, that whether you like it or whether you like it very much, always remember, you need to accept that God is more powerful than the one He created. God created us as a beautiful masterpiece of Him, but do not consider ourselves as more powerful than the one who created us. Our creations in the name of Bathala are more powerful than us. He is just a loving God. That's why He loves us unconditionally. Kaya nga, despite of all calamities, still God really loves us because He has a golden Zion. Okay? He entrusted golden Zion to Maharlika Nation because Maharlika is willing to help especially poor among the poorest. So that is why, at this point of time, my appeal is to understand, understand what's going on, okay? Because whether you like it or whether you like it very much, move na ang Maharlika Nation. Kaya nga, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakita po ninyo ang bandila ng Maharlika. So, tunghayan po natin sabay-sabay sa susunod na mga araw, sa susunod na mga pagkakataon, ang pagwagayway ng bandila ng Maharlika Nation here in the new heaven and new earth, the new Jerusalem, wherein the seeds of Bathala under universal divine government will arise. So yun lamang ha. So thank you so much. Tingnan po ninyo ang ating logo. Very simple, symbolic. So the world will embrace that flag, because that flag is a symbol of our unity as the days come. Maraming salamat sa aking mga followers sa munting tinig ng Ordinaryong Maharlika Group Chat. Thank you. Thank you so much sa walang sawang pagsubaybay, walang sawang pagpaalala, walang sawang pagpapakita ng mahal despite of all the criticism. Still, your spokespersons are alive at the same time, kicking, and very willing to give you an update, not just to divide, but of course for us to be united in the midst of our diversity. Have a nice day. God bless. Mabuhay Maharlikans. Mabuhay ang Maharlika Nation. Sa isip, of course, sa salita, at sa gawa. Always remember, ikaw ay Pilipino. Pero ang dugo na nanalaytay sa iyo ay ang dugo ng Maharlikana at Maharlikan. Bye-bye!